Paano po ba natin makamit ang kapanatagan ng loob at ang mapayapang pamumuhay? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Tayo po ay nasa ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santong isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kay sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, ang makamit ang pangmatagalang kapayapaan para sa ating bansa ay ang nagiging isa sa mga pangunahing misyon ng Philippine Army. At ito rin ang pangarap ng sambayan ng Pilipino, kapayapaan para sa ating sariling buhay, para sa ating pamilya, at para sa buong bansa. May mga pagkilos tayong ginagawa at handa tayong mamumuhunan upang ang kapayapaan ay makamtan. In fact, marami na po ng ating mga sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay upang makamit ang kapayapaan. Ngunit parang napakailap sa atin ng hinahangad nating kapayapaan. Mayroong mga pagkakataon noon na nagugulat na lamang tayo ng isang lugar na na-clear na ng pananatili ng mga komunista at teroristang NPA ay dahan-dahan na namang bumabalik. At ito ay dahil hindi po natin nabigyang pansin ang punot dulo ng problema. Sa mabuting balita, inaalok sa atin ni Jesus ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaang nagmumula sa Kanya, ang kapayapaang ayon kay Jesus ay hindi maibibigay ng mundo. Paano po ba naiiba ang kapayapaang inaalok sa atin ng mundo at ang kapayapaang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Una, ang kapayapaan ng mundo ay parang kapayapaan ng ostrich. Sinasabi pong ang hayop na ostrich, pag nakaramdam ng panganib at natatakot, itinatago po niya ang kanyang ulo. Hindi na baling nakalabas ang kanyang buong katawan, basta na itago lamang ang kanyang ulo. Para sa kanya, payapa ang kanyang buhay at panatag ang kanyang kalooban kapag hindi niya nakikita ang suliranin. Ang ganitong kaisipan ay makikita natin sa mga taong ayaw magpatingin ng doktor kahit mayroon nang nararamdaman dahil natatakot silang malaman nila ang tunay na kalagayan ng kanilang kalusugan. Ito rin ang makikita natin sa mga taong ayaw buksan ang usapan tungkol sa isang problema dahil sa takot na baka mayroong masasaktan. May mga namumuno na ayaw tumanggap ng negatibong balita, kaya itinatago na lamang sa kanya ng kanyang mga anak at nasasakupan ang tunay na mga kaganapan. Lahat sila ay naghahanap ng kapayapaan batay sa maling paniniwala. Kabaliktaran ang kapayapaan ni Jesus. Ang kapayapaan ni Jesus ay batay sa katotohanan. Handa niyang ipahayag ang lahat sa atin. Hindi po niya itinatago sa kanyang mga alagad kung ano ang mangyayari sa kanya. At hayagan po niyang sinabi kung ano ang hinihingi sa pagsunod sa kanya. Wala pong makapagsabing nilinlang sila ni Jesus. Kahit alam ni Jesus na hindi lahat ng kanyang sasabihin ay mauunawaan, hindi pa rin ito dahilan upang itago ang katotohanan. Sa halip, nagbigay si Jesus ng tulong sa pagsusugo ng banal na espiritu na ang gawin ay magturo at magpapaalala sa mga isiniwalat niya. Ikalawa, ang kapayapaan ng mundo
ay parang kapayapaan ng bulkan. Tahimik ang labas ng bulkan, ngunit sa ilalim ay kumukulong putik o lava. Ito ang kapayapaang dala ng takot at bunga ng paniniil. Mayroon din mga pamilya o tanggapan na sa unang tingin ay tahimik. Ngunit kung pagmasdan mo ang kilos ng mga tao roon, at kung pakinggan mo ang kanilang pigil na pagsasalita, mararamdaman mong mayroong namumuong takot at galit na naghihintay lamang ng tamang panahon upang sumambulat. Ganito din ang mangyayari sa bayan kung ang lehitimong hinaing ng mga mamamayan ay hindi po pinapakinggan. At dito po natin makikita ang kahalagahan ng batas ng Executive Order 70 at ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pagtugon sa problema ng insurgency sa ating bansa. Dahil kinikilala ng batas na ito ang kahalagahan ng pagtugon ng mga pangunahing problema ng mga mamamayan upang masolusyonan ang punot dulo ng problema ng insurgency at hindi lamang puro operasyong militar. Kung titingnan natin ang pamamaraan ni Jesus, siya ay nagbibigay ng kapayapaan sa pakikinig at pagtugon sa daing ng mga tao. Halimbawa nito'y ang pakiusap ng bulag upang makakita, ang kahilingan ng mga ina upang pagpalain ang kanilang mga anak, at ang panawagan ng mga alagad na nabalot ng takot nang sila ay abutin ng bagyo sa dagat. Ang pananalig na may Diyos na nangangalaga ay siyang bukal ng kapayapaang ibinibigay ni Jesus. Ang ikatlong uri ng kapayapaan ng daigdig ay ang kapayapaan ng libingan. Ang mga bangkay rito'y walang pakialamanan. Ganito ang pamamaraan ng mga taong nagsasawalang kibo. Hindi nila pansin ang kapangitan ng paligid. Wala silang nakikitang pangangailangan at wala rin naririnig na paghingi ng tulong. Samantala, ang daan ng kapayapaan na ibinibigay na Jesus ay sinodal o daan ng pagdamay, pagdama o pakikisangkot. Ang kanyang utos ng pag-ibig ay masunod lamang kung kaya nating damhin ang paghihirap ng iba. At dahil dito ay kumikilos tayo upang maibsan ang paghihirap. Hindi natin kinikwenta ang magiging puhunan. Ito man ay makagambala sa ating personal na lakad o plano, o ito man ay makabawas sa perang nakalaan para sa ating sarili. Para kay Jesus, hindi tayo dapat matakot sa mga kapangitang ating nakikita. Ito ay unang hakbang sa tamang direksyon. Hindi rin dapat ikatakot ang pamumuhunan ng pawis, luha at dugo. Ganito ang puhunan ni Jesus at ang inanin niya ay kapayapaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.